Good morning! Welcome back to my channel! Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa channel ko, pakipindot na lang yung subscribe button sa baba ng video at isunod na rin yung notification bell upang sa ganoon is ma-notify kayo sa mga susunod na mga exciting na mga videos ko. At huwag din kalimutang mag-like, mag-share at mag-comment na rin sa baba upang sa ganoon is malaman ko kung nagustuhan nyo ang share kong video sa inyo. Maraming salamat sa mga subscribers ko. Naka 699 na po tayo. At saka sa mga viewers ko, maraming salamat. Thank you for the love. Ang pag-uusapan natin is mga tips para maiwasan ang pagkalunod. Pero alam, bago tayo magpatuloy, naalala ko lang nung nag-a-apply ako papuntang Singapore, nung nasa Pilipinas pa lang ako, in-interview ako ng isang Chinese through international call. Then ang tanong niya sa akin is, aside na ang dami niyang tanong, ito yung tanong niya sa akin na may connection sa pag-uusapan natin ngayon. Sabi niya is, "Do you know how to swim?" Sabi niya. Eh sabi ko, hindi ko alam. Then sabi niya, "How come Philippines is surrounded with water? How come that you don't know how to swim?" Sabi niya. Eh, "I'm not interested," sabi ko. "Hindi lang kasi ako interesado." And then, "Eh paano?" Sabi niya. "Mag-aalaga ka sa anak ko," sabi niya. "Kung meron ng flood, paano mo maililigtas yung anak ko?" sabi niya. "Kung hindi mo alam lumangoy, sabi niya. Eh sabi ko, is, as long na meron akong utak, sabi ko, na pinapagana, pwede ko pa rin maisalba o mailigtas yung anak mo. Dahil hindi lang naman doon sa kaalaman ko na alam kong lumangoy para iligtas ko yung anak mo. Pero maisasalba ko rin yung anak mo sa pamamagitan ng paganahin ko ang utak ko," sabi niya. And then sabi niya sa akin is, natawa siya, sabi niya sa akin, "Hindi sana kita pipiliin, pero maganda yung sagot mo, kaya pasado ka na sa akin." So yun. At isa pa, alam niyo, napaka-importante yung mga i-share ko sa inyo, yung mga tips para maiwasan ng pagkalunod, kasi alam niyo sa amin, sa baryo namin, may dalawang high school student, tatlo. Dalawa yung magkasabay na nalunod isang araw. Then after 3 days ata or 4 days, nalunod na naman yung isa. Kaya napakalungkot yung trahedya na yun na nangyari sa baryo namin. Tatlong dalagita ang halos sunod-sunod na namatay dahil nalunod sila. Yung dalawa is magkaibigan. Namatay sila, sabay silang nalunod. Kasi, alam nyo kasi, pagka malakas kasi yung ulan, meron kasing ilog sa amin na umaapaw. Kaya yung mga tao doon, parang nawili na lumangoy. Kasi, ang ganda kasing magtampisaw sa tubig. So, yun. Siguro is, pumunta sila mismo sa malalim, tapos hindi sila masyadong marunong maglangoy, o kaya'y hindi natin alam kung ano yung nangyari, kasi bigla na lang silang dalawang nalunod. Tapos pagkaraan ng 3-4 na araw, doon naman sa resort yung isa ding taga sa amin, nalunod din. Kaya nakakalungkot yung trahedya na yun na nangyari sa baryo namin. Okay. Upang maiwasan ang pagkalunod is, kailangang huwag magtungo sa tinakdang mapanganib na lugar. Diba may mga sign kung minsan, o sasabihin kami na huwag kayong pupunta doon kasi mapanganib doon, nangunguha doon, o kaya masyadong malalim doon. So, parang mga ganun. Alam naman ninyo na kung minsan is, nagsasabi naman sila,
O kaya yung mga pumupunta doon is nagsasabi naman na, uy, ganito pala, huwag kang pupunta doon. So, huwag nang matigas yung ulo ninyo na pupunta pa kayo doon na alam nyo naman na mapanganib. Diba? Lalong-lalo na pag sobrang, sobrang malalim. Kaya napaka-delikado na sumuway pa kayo kung sinabi na nga huwag na nga kayong pupunta doon sa parte na yun. Pangalawa is, huwag maligo kapag nakainom ng alak, konting tulog, o kaya'y pagod. So, pagpuyat kayo at saka lasing o nakainom kayo ng alak o at saka pagod kayo, huwag na lang kayong maligo. Kasi napaka-delikado. Diba yung paglalangoy, kasi kailangan din yung effort, diba? Eh kung nakainom kayo ng alak, mamaya nahilo pa kayo doon. O mamaya is nanghina kayo. Nanghina kayo. Kaya huwag na lang kayong pupunta. Kailangan yung nasa mabuting nakakondisyon yung katawan ninyo kung gusto ninyong lumangoy sa dagat, o kay sa ilog, o kaya sa kahit pa man din sa swimming pool. Okay? Pangatlo is, huwag magpalabis kung kulang sa physical na kaalaman sa paglalangoy. So, ibig sabihin, huwag pa kayong magpasikat. Kung hindi, kung kulang naman kayo sa kaalaman sa paglalangoy. Diba? Mayroon kasi mga tao na masyadong hambog, masyadong masyadong mataas yung pagtingin nila sa sarili nila, na kahit kulang naman pala sila sa kaalaman is nagpapasikat sila. So huwag tayong magpasikat. Alalahanin natin na buhay natin ang nakataya. Isang pagkakamali lang natin ay baka yun na yung katapusan ng ating buhay. And then mahigpit na bantayan ang mga bata kung sila ay naliligo. Napaka-importante po yun. At saka, yung mga bata is kailangan huwag silang pupunta masyado doon sa malalim. At saka, kailangan bantayan ninyo. Lagi lang kayong nakatingin doon sa binabantayan ninyo, na huwag kayong mag-cellphone, pindot ng pindot, kasi yung paglingon ninyo sa cellphone ninyo ng kahit isang minuto o dalawang minuto ay baka yun na yung time na pumunta doon sa medyo malalim yung binabantayan mo at yun, nalunod na siya. So, kailangan nakafocus lang yung paningin or attention ninyo sa mga binabantayan ninyo. Sumunod is, subaybayan ang lagay ng panahon. Kung masama ang panahon, huwag na lang tayong pupunta para maligo sa dagat o kaya ay mangisda sa dagat. At saka, kailangang magsuot po tayo ng life jacket upang sa ganoon is meron tayong suporta in case na magkaroon ng problema sa sinakyan nating bangka. At saka kailangan is meron kang kaalaman bago ka sumulong sa pangingisda, kailangan meron kang talagang kaalaman sa paglalangoy. At napaka-importante yung meron sana tayong kaalaman tungkol sa CPR. Ang isa pang dahilan kung bakit namatay kaagad yung mga bata, yung mga dalagita na nalunod sa amin is yung mga sumaklolo sa kanila is wala silang kaalam-alam sa CPR. Kung meron lang siguro silang kaalam-alam sa CPR, baka na-revive pa sila at may tsansa pa silang nabuhay at naitakbo sila sa hospital. So, napaka-importante po yung mga senior ko na yun upang sa ganoon is mas maganda na yung umiiwas tayo sa mga trahedya.
Huwag tayong magpasikat na kahit alam naman natin na wala tayong kakayahan masyado, magpasikat-sikat ka pa sa tubig. Kaya yun lang po yung maishare ko upang sa ganoon is alam naman natin kung ano yung mga dapat natin gawin upang sa ganoon is maging safe po tayo kung nasa dagat po tayo na gusto nating langoy o kaya kahit man lang sa ilog o kaya sa swimming pool. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.